na natin siya. Mas ano to, mas basic to gawin kaysa ito. Ito mahirap. Pero yun nga, titingnan natin yung pinaka mas productive na ugat. So hindi to ginawa natin nung kagaya ng mga ginagawa natin normal na binabalatan paikot. So ito, mas high percentage to kasi hindi natin siya kinundim. So hindi na ayan, ayan ang magiging resulta niya. So ibig sabihin pag mataas mga kaagri, at titingnan natin na focus natin na mga kagre, magandang umaga na naman uli. So umagang kay ganda. So ngayon mga kagre, kung nakikita natin yung ating rubber plant ay nagsanga na siya. So ibig sabihin tanggalin na natin tong dalawa. So tara na mga kagre, ang una nating material is siyempre hindi mawawala yan. Ito yung gagamitin natin pang tali, budding knife, so may gunting pa tayo dyan, at saka itong plastic transparent. So mas maganda kasi transparent para ma-monitor natin yung kanyang development. So sa isang mga kagre, sa isang sanga, ito yung gagamitin natin. Mix yan ng organic garden soil at saka purong lupa. So mix siya. So ito sa isang sanga naman ay puro siya na kukukwer or kukuhas kasi hindi maano siya, medyo malalaki. So yung dalawa na yan yung gagawin natin. So magkaibang sanga. So ibig sabihin tingnan natin yung development kung sino yung pinaka mas productive mag-ugat. So ayan, tara, bisahan na natin kaagad. So ayan, bisahan na natin. Tanggalin muna natin yung kanyang dahon kasi sa kabal siya. Importante dito, hindi natin magalaw yung dahon dito sa dulo. Sabi yung dagda niya. So ngayon mga kagre, unahin natin to. Unahin natin itong isa sa isang pamaraan. Ang gagamitin natin dito yung may swell media na lupa. So, ang gagawin lang natin ay cut natin siya dito. So, dapat ingat lang po kayo talaga sa budding knife na ginagamit ninyo. So, magkabilaan po yan. Dapat tatagos siya doon. Tatagos yung kanyang slice doon sa kabila. Ayan, kikita ninyo. So, tulad yan. So, ibig sabihin, kontrolado mo talaga. At saka ingat talaga, yun ang pinaka-importante. Ayan. So ibig sabihin, hindi tayo nagbalat, naghiwa lang tayo. So apat na parte. So ang gagawin natin dyan ay lalagyan natin ng kalso para bumukaka siya. So ayan mga kagre. Kalso yung ilalagay natin. So dalawang kalso yan. Magkabilaan din. So, ayan. Ayan ang magiging resulta niya. So, ibig sabihin, pag mataas, hindi siya sagabal din mamaya sa pagbalot natin. Walang masyadong nakausli. Ayan mga kaagri, at titingnan natin na focus natin ha. Yun yung ano niya, yun yung nagiging resulta niya. So, ganyan ang magiging ano niya bago natin siya ibalot. So, ibig sabihin, bago natin siya lagyan ng swell media. So nakaganyan yung anggulo niya. Kita ninyo dalawang tusok at saka biniyak natin siya ng apat na bahagi. So para magkaroon ng clearance kasi dito mag-uugat yan. Dito mag-uugat. So yun mga kaagre, so dito na natin ito ipapasok tong ating plastic. So gawin natin, patuloy natin siya. Kasi sobrang taas niya. Ingat lang din sa paggamit ng gunting. So, ibig sabihin, kaya pa naman yung dahon na ipasok natin. So, ipasok natin siya. Na hindi na natin guguntingin hati yung ating plastic. Ayan. So, ganyan na siya. So, ganyan na siya. So, ibig sabihin, ilock natin dito. And then, lagay natin yung swell media dito sa loob. Parang basic lang din na markot. Pero kadalasan kasi ginagawa natin yung balat yung natin, binabalatan natin siya. So ito iba to.
So yun pala nga mga kagre, yung ating swirl media ay binasa natin kunti. So may moisture siya. So ibig sabihin may moisture siya. Huwag lang masyadong basa. Magmo-moist din naman siya sa ilalim eh. So yun mga kagre, kailangan natin siyang lagyan ng tali sa gitna kasi medyo hindi siya masyadong na-compress. So importante yung tama-tama lang mga kagre ha, hindi yung wag yung masyadong mahindik. Ang importante lang naman makompress siya. So yan o, ganyan. So yun mga kagre, yan na yung ating una, yung ating first na ginawa. Ayan, yun na siya. So, proceed tayo sa pangalawa, doon sa isa, yung purong ano, yung purong bunot. Ito naman mga kagre, ito yung sa isa natin. So, ang gagamitin natin puro, purong bunot. So, ang gagawin natin, pasok natin siya dito sa plastic. So, italit lang muna natin yung kanyang puwitan para maganda yung forma niya mamaya. And then, pasok natin to. Pwede doon naman, ilagay mo doon yung ano, plastic bago mo lagyan, pero mas madali kasi to, mas easy siya. And then form mo siya. Ayan, naka-form na siya. Eh, tatali mo na siya. So, para siyang ano, para siyang chorizo ganun. Kasi hindi ka mahirapan dun pagka ganito yung gagawin mo. So ayan na siya. Then guntingin natin para maganda rin. So ito mga kagre, ang session ko rito ay iba doon sa kanina. So iba din to doon sa babalatan lang. Ang gagawin ko lang dito ay tanggalan ko lang siya ng balat sa kabilang side. Pero hindi talaga sinaga doon sa plastic. Tapos itong kabila, dito sa kabila ay slice ko siya ng kunti. Ingat lang talaga. Ayan o, oh, slice. Slice. Kita mo. Labit mo. So ayan lang na slice, and then lalagyan natin dito ng ayan, lagyan natin siya ng kalso. Then pagkatapos nito mga kagre, ito gagawin natin. Ayan, slice na natin siya. Mas ano to, mas basic to gawin kaysa ito. Ito mahirap. Pero yun nga, titingnan natin yung pinaka mas productive na ugat. So hindi to ginawa natin nung kagaya ng mga ginagawa natin normal na binabalatan paikot. So ito mas high percentage to kasi hindi natin siya kinundim. So hindi natin kinundim, so nagsusupply pa rin yung puno sa kanya habang nag-uugat siya. So malayong mangyari na mamamatay to. So kung hindi siya mag-ugat, puro imposible hindi siya mag-ugat, mag-uugat at mag-uugat yan. Ang importante natin na ginawa dito kasi safety siya. So minsan kasi pag nagmamarko tayo, nagtaka tayo na matay ito. So ibig sabihin, sayang. So ito 100% talaga na hindi siya mamamatay. So ito lang gagawin natin. Lapit mo din is. Tingnan mo rin na hindi mahulog yan yung kalso niya pagka sinalpak mo to. So pagka nakita mo na secure na siya, so ibig sabihin i-press mo na kaagad siya. At huwag mo na siyang luwagan. Huwag mo na siyang luwagan. So yun ang mangyayari. So yun mga kagre, natapos na natin, so obserbahan natin. So antayin lang natin mga 21 days or 14 days, mayroon naman na siya, makikita na natin. Pero bago natin siya i-pull out talaga, 21 to 30 days. So kaya nga transparent yung ginamit natin para makita natin yung development bago natin siya i-cut. So yun lang mga kagre, abangan natin to, update ko to. So ganyan na yung kanyang resulta ngayon. So yun mga kagre, maraming salamat ulit sa kunting panahon. So idea, kahit anong prutas pwede nyong gawin, bulaklak prutas pwede itong gawin. So basta kaya mo lang i-handle. So ayun, magandang araw po.